Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo patuloy na tinitipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong Kwaresma. Papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw. Ihanda natin ang ating sarili upang matanggap natin ang biyaya, ang awa, at ang buhay na nanggagaling kay Jesus Nazareno. Kaya nga't aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya, muling mabubuhay ang iyong kapatid." Uwi ka ni Jesus. Sumagot si Maria, "Lalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. "Ito yung ngib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Maria, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala sa Jesus nang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Ako alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro. Napupulupitan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin.
na galing sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw, ang pinakamahalaga, pinakabanal na sandali sa ating kalendaryong pangsimbahan, sapagkat ginaganap natin, gugunitain natin ang pinakamahalagang bahagi sa kasaysayan ng sandibutan, kung saan ipinamalas ni Jesus Nazareno gaano niya kamahal ang Ama. Sinunod niya ang kalooban ng Ama at ipinamalas din ni Jesus Nazareno gaano niya tayo kamahal na kahit buhay niya, iaalay niya para tayo'y mabuhay na walang hanggan. At tayo narito araw ng Linggo para magpasalamat sa ating Panginoon, para paniwarain ang ating pananampalataya, para italaga muli ang ating sarili sa Diyos. Kaya nga't bilang isang bayan, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yan ang huling palakpak dahil sa isang linggo, mahal na araw na ho. Kaya hindi na masyado tayong papalakpak. Pero pinapapalakpak ko kayo ngayon kasi alam ko, iba sa inyo, galing pa sa malayong lugar at nais masilayan, nais ipadama kay Jesus Nazareno ang ating pasasalamat, ang ating pagtitiwala at pag-asa. Dahil dito sa ating sakyapo, ang ating pagpalakpak, hindi pagsasaya, kundi pagpapahayag. Hindi tayo pumapalakpak sa tao, sa pare, sa choir, sa mga nanditong mga naglilingkod. Hindi tayo, hindi kami. Siya lang ang bida. Siya ang hari natin dito sa Quiapo. At tayong mga mumunting mga tao, eh simple lang ang kaligayahan natin para lalong pakiramdam natin makarating sa Kanya at maipadama sa Kanya. Hindi tayo pumapalakpak dahil ginugunita natin ang paghihirap niya. Pumapalakpak tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Gusto nating ipadama sa Kanya ang ating pagmamahal, ang ating pagtitiwala, hindi ho ba? Kaya kayo narito, kahit malayo ang pinanggalingan, kahit mahirap magbiyahe dito, kaya kayo nandyan sa loob at nasa labas, mainit ang araw, nakatindig, masikip, kasi gusto natin ipahayag kay Jesus Nazareno sa gitna ng maraming mga pagsubok, sa gitna ng maraming mga suliranin, mga karamdaman at kawalan sa buhay, siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating matatakbuhan. Siya ang may sagot. Sa katunayan, siya ang sagot sa lahat ng ating mga tanong. Kaya minsan pa, bago tayo dumating sa mga mahal na araw, bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal, pagmamalasakit at pagtitiwala sa Kanya, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y lumalapit sa Kanya sapagkat alam natin sasagutin niya tayo. Pero mga kapatid, sa linggong ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat, ipaalala sa ating lahat, na bagamat tayo'y nagtitiwala na sinasagot niya tayo dahil mahal niya tayo, bahagi din dito ang pagtitiwala natin sa pamamaraan at panahon ng Diyos. Kung napansin po ninyo sa Ebanghelyo ngayon, sinabi, mahal na mahal ni Jesus si Lazaro. Kaya nga sa San Lazaro ngayon, piyesta po ngayon. O, mamiesta kayo doon kung may kakilala kayo.
Kapistahan din, ginugunita nila ang Domingo de Lazaro, kaibigang matalik ni Jesus Nazareno. Pero pansinin niyo po, nung pinatawag siya ng mga kapatid ni Marta at ni Maria dahil may malubhang karamdaman si Lazaro, napansin po ninyo, kung kayo po yung nilapitan, di ba, pag tumawag yung kapatid mo sa probinsya, may sakit si nanay, may sakit si tatay, baka hindi mo naabutan, anong gagawin nyo? Hindi ba't magmamadali kayo, gagawin nyo lahat ng paraan para makauwi? O nasa abroad pa nga yung iba, yung mga nanonood sa atin sa abroad, di ba, pag kayo'y sinabihan, dito sa bahay, maluba ang karamdaman, magmamadali tayo dahil mahal natin yung sa buhay. Pero pansinin niyo po sa Ebanghelyo, nang nalaman daw ni Jesus na malagi pa siya ng 2 araw. Bakit ganon? Mahal na mahal niya si Lazaro. Kaibigan niya si Lazaro. Ba't hindi siya agad-agad nagpunta? At sinabi pa sa atin, nang nailibing si Lazaro, dumating si Jesus, 4 na araw na raw na nakalibing. Kaya nung pabubuksan ni Jesus yung libingan, ano sabi ni Maria? Mabaho na po yan. Kasi sa mga Hudyo, ang paniwala nila, ang kaluluwa lang ay nasa katawan hanggang 3 araw. Kaya nabubulok na. Kaya para sa kanila, wala nang kapag-asa yan. Pansinin natin, bakit ganon? Mahal ba talaga ni Jesus si Lazaro? Naalala ko noon, nung pinatawag ni Maria at Marta yon, si Jesus, siguro umaasa sila. Paggagalingin ni Jesus, ang dami niyang pinapagaling. Ito pa kaya, best friend niya? Pero hindi dumating si Jesus. Siguro, nung nakaratay na, bago balutin, dinadahan-dahan pa ni Maria at Marta, huwag niyo muna masyadong tapusin, baka dumating si Jesus. Kasi naalala nila, may isang dalagitang namatay, yung anak ni Jairo, patay na, inabutan ni Jesus sa silid, binuhay pa. Kaya sabi siguro ni Marta at ni Maria, dahan-dahan lang. Di ba minsan ganun tayo, pag alam mo may darating, ayaw mo munang tapusin, baka dumating pa. Di ba? Minsan may handaan kayo, huwag mo munang iligpit, baka dumating pa. Pero hindi dumating si Jesus. Nung siguro sila'y naglalakad na papunta sa libingan, siguro sabi ni Maria at Marta, dahan-dahan lang ang lakad. Huwag mo nagmamadali. Kasi naalala nila, nung may inililibing, sa nain, yung byuda nililibing ang kanyang anak, nasa lubong ni Jesus, yung libing, binuhay niya yung anak ng byuda. Kaya siguro sabi ni Maria at Marta, dahan-dahan lang, baka abutan pa tayo ni Jesus. Pero hanggang sa isinara ang libingan, walang Jesus na dumating. Ano kaya ang pakiramdam ni Maria at Marta? Nasaan ang aking kaibigan? Di ba minsan din ho, ganun din ang pakiramdam natin? Nasaan ka, Jesus Nazareno? Ngayon ko kailangan ng galing, kagalingan at lunas. Ngayon ko kailangan ng trabaho. Ngayon ko kailangan umuwi ang anak ko. Ngayon ko kailangan umuwi sa amin. Pero hindi ako magkaroon ng pagkakataon. Ilang beses kaya nating pakiramdam, parang mali ang orasan ni Jesus Nazareno. Parang atrasado yata siya. Naalala ko po tuloy, minsan ako'y naimbita magmisa sa mga madre. 7:00 rin ng umaga. Kaso nasiraan nyo yung sasakyan ko. Nakarating ako mga 7:30 na, nakapamayuwang na yung madre. Sabi sa akin, Father, atrasado ka. Late ka, Father. Pinagalitan ako. Si batang pare pa ako. Nung sabi ko, Sister, nagumpisa na ho ba yung misa? Sabi niya, hindi pa, Father.
ay hindi pa ako late. Hindi pa naman nag-uumpisa yung misa. No? Siguro sabihin nyo, Jesus, Nazareno, atrasado ka. Wala ka pa, hindi ka pa dumarating, wala pa yung sagot mo. Pero sasabihin sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, ni minsan, hindi siya atrasado. Ni minsan, hindi siya late. Dahil ang bawat sandali, bahagi ng kanyang plano. Siguro nga po, hindi natin agad maintindihan. Pero sabi nga ni Jesus Nazareno, kaya nagkasakit si Lazaro para bigyang papuri, maparangalan ng Diyos. Namatay si Lazaro para ipakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na maibibigay ng Diyos. Ito rin mga kapatid, kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya kung meron man sa mga nagsisimba dito o sa mga nanonood online, nanghihina ang pananalig, huwag po. Alam ni Jesus Nazareno ang kanyang ginagawa. Tandaan niyo po, kahit yung pinakamatalik niyang kaibigan, hindi agad-agad sinagot. Hindi agad-agad binigyang lunas. Dahil may mas malalim na pakahulugan at pakay si Jesus. Sapagkat sa kwentong ito, hindi lang pagbubuhay sa patay ang talagang himala. Ipinapakita ni Jesus Nazareno, may mas mahalaga pa kaysa sa buhay dito sa mundo. Mamamatay pa rin si Lazaro pagkatapos ito. Pero ang mahalaga na gustong ipakita ni Jesus Nazareno, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang muling mabuhay sa Kanya. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung wala si Kristo, patay ka. Kung wala si Kristo, hindi ka mabubuhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang tunay na oras, ang tunay na buhay, hindi yung nandito sa lupa, hindi yung nasa orasan ninyo o nasa relo ninyo. Ang tunay na oras ay ang oras ng Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Ang tunay na buhay, buhay ng Diyos, na kahit kasalanan, hindi magugupi. Ang buhay dito sa lupa, matatalo ng kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Lahat tayo ililibing. Lahat tayo magiging abo. Kaya ang mas mahalaga sa lahat, nananatili tayo kasama si Jesus Nazareno, ang kanyang kabutihan, katapatan, kapayapaan, at awa upang tayo'y muling mabuhay pagdating ng tamang oras. Dahil kahit 100 taon ka dito sa lupa, kung hindi ka naman mabubuhay na mag-uli, baliwala po yun. Siguro nga may iba, bata lang, namatay na dito sa lupa. Bata lang, hindi na nakapagpatuloy dito sa lupa. Pero baka sa pagdating ng tamang panahon, makita natin, mas pinagpala sila. Kasi dahil namuhay sila ng matuwid, namuhay sila ng sumusunod sa Diyos, namuhay sila kasama si Kristo, bagamat maigsi ang kanilang buhay dito sa lupa, sila naman ay muling nabuhay at kasama si Jesus magpakailanman. Kaya sa araw na ito, habang papalapit na ang mahal na araw, dalawang bagay po ang idasal natin na tayo'y manalig sa oras ng Diyos at tayo'y magtiwala sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin
ni Jesus Nazareno. Kaya magdasal po tayo sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Tanggapin niyo po ang aming mga dasal, lalo na sa mga may karamdaman, sa mga naghihingalo, sa mga nag-aagaw buhay, sa mga tinaningan na sa buhay, sa mga umaasa pa na mabigyan ng lunas. Tanggapin niyo po lahat ng aming mga dasal. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. Kayo po ang may alam ano ang mas mainam para sa amin. Kaya't anuman po ang inyong sagot, nagtitiwala kami sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyong oras. Ikaw ang masunod. Nagtitiwala kami sa iyong buhay na walang hanggan. Hindi lang ang buhay dito sa lupa ang aming inaasam, sapagkat mas mahalaga higit sa lahat ang kaligtasang nais mong ibigay sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, pasensya po kung minsan nagmamadali kami. Pasensya po kung minsan nagtatampo kami kapag hindi agad na ibibigay ang aming dasal. Narito po kami ngayon, sinasariwa ang aming pananalig sa iyo, sapagkat alam namin, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo po kami. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Abang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang muling pagkabuhay. Idulog natin ngayon ang ating mga dasal sa Kanya at ating tugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong simbahan, kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay, upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi, pagpapatawad, habang kami papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-aalaala sa misteryo Paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo, mga kapatid naming dukha, mga indigenous people, at iba pang menorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao,
Pagkasapit ng takdang panahon, kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ng mga pinagkakaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan si pinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdadalamhati din sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglay niya ang kapangyarihan mo na binuhay ang kaibigang Yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
magsiluhod ang lahat. Sa ating pagsisimba ngayon, idasal natin na magtiwala tayo sa oras at buhay ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin
kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan dahil sa matinding pagsubok, nanghihina ang aming pananampalataya. Naiinip kami. Mas nais namin kami ang masunod, hindi po ang inyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating buhay at muling pagkabuhay. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa Panginoon ng sino mo, sa tubig na aking bigay, panawagan. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikim dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Kinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante
sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at sa pagtulong ninyo sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na lalong magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Atin pong tandaan, mahal tayo ni Jesus Nazareno. Huwag po natin itong pagdudahan. Mayroon siyang plano at nakatakdang oras para sa atin, para lalong parangalanan ng Diyos Ama at para din sa ating kaligtasan. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus sa Sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang buhay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.